I-share ko lang tong ano, etong sinabi na papatanggalan judge. Dito sila na ano eh, na bahala. Mento yun. Paano kung matigas? Pag nagmatigas po siya, ay, alam mo, nagmatigas, no? Siya, pinilit niya, ay wala na siya dito. Ay di, pagka ganyan kasi, wala rin makakapag-bail din siya. Nonsense. Makakawala din si Bong dyan eh. Why? Eh wala na si, yan lang naman na pinaka-force eh. Si Topasha. Kasi chairman siya ng crime watch. At saka malapit yan sa Marcos, Loyalist Marcos. Sa mga Marcos, malapit yan. So malakas yan. So, umalis na yon. So ang mangyayari dyan, mag-iiba ang ano dyan, mag-iiba ang landscape ng ano, di ba? Pagdating sa bail hearing, presentation ng ano, makakawala pa rin si Bong. Nakakawala pa rin si Bong. Kasi sino pa ang mag-ano, wala na nga yung abogado, di ba? At saka halimbawa, itong abogado, halimbawa, itong lawyer, di ba? Nagpalit ng lawyer. Paano nagmatigas? Pag nagmatigas siya, in the long run, marami siyang babayaran dyan. Marami siyang babayaran na tawag dito, mga damages pag pinilit niya. Saka pagkaganyan kasi wala na yung malakas niya na lawyer, ang mangyayari dyan, makakapag-bail yan. Makakapag-bail at makakapag-bail. Pag nakapag-bail yan, madali na lang yun. Tingin ko makakapag-bail. Kasi wala siyang, hindi strong ang evidence against Bong Navarro. Hindi strong. Actually, statement lang ni Dennis Cornejo ang nagsasabi na na-rape siya. Pero walang witness, walang evidence, walang police blotter, walang medical legal. Saan ba base, judge? Di ba? Hindi naman pwedeng basihan yung mga previous na nangyari. Or sasabihin mo, babaero. Hindi pwede yun. Immaterial yun sa January 17. Kasi sinabi niya, January 17. So yung January 17 lang ang pag-uusapan dito. Walang iba. Immaterial yun. No, hindi kasama nanay mo, hindi kasama tatay mo, hindi kasama yung mga nakaraan mo. Walang pakialam yun doon. Sinabi mo, ni-rape ka, patunayan mo. Hindi mo pwedeng sabihin eh, rapist ko talaga yan. Marami nang ni-rape yan. Serial rapist talaga yan. Wala, immaterial yun. Ang patunayan mo, ni-rape ka ba nito? Noong January 17, nasaan ebidensya mo? Pagka wala na ipakitang ebidensya, eh hindi mo pwede yun. Kasi saan babase, judge? Di ba? Wala. Wala pagbabase yan. Salita mo lang. Di ba? Paano kung hindi ka nagkasabi ng totoo? Di ba? Ganyan. May kailangan siya sa narito. God bless. At Jocelyn Cabanting, this month, pero ginagawa nila end of the week. Ah, okay. This month, pero ginagawa nila end of the week. So, ang pinakamabilis ay settlement at saka counter. Ano na counter technically? Question nila yung question nila yung ano, yung inisyu na warrant of arrest. Yun ang question nila. Okay? Question nila ang warrant of arrest. Yung date noon, September 19. At saka yung promulgation is September 20. Ibig sabihin may anomaly or may conspiracy or di natin alam. So titingnan yun. So pagka na ano mo yon, na-exploit mo yon, magkakaroon ng technicalities, makakapag-motion to quash ka. With absent of Attorney Ferdinand Topacio, wala nang enforcer diyan. Wala nang malakas na pupuwersa niyan. Kasi yung papalit sa kanya, ano nun, di ba? Wala na. Parang sinabi na lang na throwing the towel sa rape case. Throwing the towel. Wala na yun. Parang sinabi nilang isuko mo na yung kaso na yan. Kasi
ibig sabihin wala tayong, walang pupuntahan. Kaya dinassociate na yung sarili niya. Kasi sasabit siya dyan eh. Magpapasok yan sa malicious prosecution. Huwag niyang pilitin yung mga abogado niya na sumabit pa. Diba? Sasabit sila, sasabit lahat dyan. Diba? Sa katarantaduhan nila. Kung walang, wala ka talagang ebidensya na rape, huwag mong ipagpilitan. Ganun lang yun. Neng Palago Manggaw, bayad na yan kampo ni Corneo. Bayad na yan kampo ni Corneo. Neng Palagang Manggaw. Niyan sa ng Ilornan, sana makabalik na si Kuya, Kuya Bong Navarro. Parang yan ang nasisilip namin. Lods, baka next week, baka makabalik na si Kuya Bong. Yun nga yung nag-ish. Yun nga yung kasi kung gusto niyang talagang ano, settle abilis yun. Tapos technical. Alin doon ang lumusot, either okay, maayos ka agad. Mailin sa saki, buti nga na agapan natin. Di ba? Umatra si Topacio, si Ferdinand Topacio, attorney Topacio. Di ba? Malicious prosecution pala pupuntaan ko dito. Di ba? Sabi nung Baarte, malicious prosecution pala to. Sasabit kami bandang uli. So, di ba? I-associate ko na sarili ko rito. Si safety ko na. Kasi mahirap na. Baka mamaya, yung aking ano, yung pagka nag-retired, no? Retirement fee ko, gano'n. Diba? Sir Perdi, from Das Marines ka pala. Ako nga, parang Imus Cavite. Pero dito na ako nakatira sa Japan. Wow. Madalas kami tumambay sa Das Marines noong college day. Eh, yung pang name ng school. Now, Lasal na. Anong course mo may mailing sa Saki? Malapit na kami sa Lasal. Anong course mo doon? Mailing sa Saki. Pumunta kami dyan 3 years ago sa Tokyo, eh, Japan. Kaya sana, hopefully, sana sponsor lang yung pagpunta namin. Jinky malapit, no? Shucks, nalit ako. Hindi naman. Eh, wala naman. Ano naman, ay salute at order to pass if doon siya tama at hindi baluktot ang sistema. Napag-isip-isip niya siguro na, sasabit ako rito. Tama yung si Baarte. Kutya, baka mamaya mag-retirement pay ko, hindi ko pa makakuha. Dahil sa kaso na to. Kasi celebrity to, marami nakikialam. Maraming mga vlogger din, saka maraming mga, pati mga judge nga, nag-vlog dito. Nakialam na rin yung mga justice eh. Oo, alam mo bang may maraming justice na nagbablog about this case? Kaya ang mata ng ano rito, maraming lawyer ang ayaw dyan na yung si, ano, di ba? Si Attorney Libagyan. Basta yung Attorney Batas natin yan. Kasali niya. Ang dami. Yung mga lawyer, no? Ang dami mga lawyers na nagsasalita about this case, no? Kaya ang daming mata. Yun ang mali. 100% mali yan. Bakit? Alam mo naman na ang kaso niya non-bailable. Okay lang sana pag acts of lasciviousness. Ang kaso niya, hindi lang acts of lasciviousness, may kaso niyang non-bailable na rape. Siyempre, ang mayari dyan, hindi rin magpapatali yung justices. Matatalino din sila. So, nag-i-input yung mga justices. Wala nga lang sila yung hawak ko. Kasi sa akin, hawak yung complaint sheet. Yung resolution ng CA nasa akin. Diba? Pag pinakita ko yung sa inyo, di ba pinakita ko sa inyo? Yung resolution, binasa ko nga sa inyo. Sabi, bakit daw ako? Eh, syempre, naano ko, baka mamaya may mabasa. First time kong binasa eh. Eh, kung may babasa ako na alanganin. Di ba? So, mahirap na. Baka mamaya, ma-technical ako. So, tinitingnan ko muna kung ano yung mga nakasulat. Kaya, kaya gumaganon ako. Hindi, kaya ako gumaganon dahil na binabasa ko. Pero naka-simultaneous naman, di ba? Baka kasi hindi nyo lang makita, maliliit ang letra. So, may lead sa saki. Kung nakuha pa technical, makakasuhan pa rin po siya. Kung makuha po technical, makakasuhan pa rin po niya si Denise. Yes, makakasuhan pa rin. Pero sabi ko nga sa'yo, kung maganda na yung, sabi ko nga sa'yo eh, hindi dapat magmamatigas si Denise dito. Both parties. Walang dapat magmatigas. Settlement to.
Pag nakuha yan sa technical, ba, nakuha nila sa technical. Na-technical nila yung Juarez Tavares. Di nakapag-motion to kwa sila. Di ba? So, at large pa rin si Bong Navarro. Makakapagtrabaho. Kasi nakapag-motion to kwa siya. At malakas na yon dahil wala na si Fernand Topacio. Lalo ma-argabyado si Denis sa mga pangyayari to. Demoralize na sila yun. Sila madidiin dito. Pag pinuwersa niya yung rape na yan, na wala si Topacio, magiging malicious prosecution lalo. Oo, sa mata ng sambayanan, sa mata ng mga judges, sa mata ng mga lawyers, sa mata ng mga ano. Kaya nga umalis na si Topacio dahil nakita niya na walang pupuntahan, walang magandang ending. Hindi kaya ng konsensya, hindi niya, di ba? So maraming interpretation yon. Pero ang talagang hindi niya gusto pagpatuloy pa. So eh bakit pagpapatuloy mo pa? Kung yung matali ng tao, sinabi na nga, hindi na ako pwede magpatuloy niya. Kung gusto niya, ipagpatuloy niyo. Kaya yung, kung makakasuhan pa, makakasuhan. Kaya nga sabi kasi, hindi nga pwede magmatigas si Denis dito. Kailangan lang na si Bong Navarro para mas mapadali lang yung paglabas niya. Makipag-settled na. Pero pwede niya pa rin ilaban. Ang hinaabol ko kasi dito, kaya gusto ko makipag-settle na lang. Kasi nga, para makapaghanap buhay na siya. Yun lang naman. Pero kung wala naman siyang trabaho, businessman lang siya. At hindi siya showbiz. At hindi siya hinahanap sa meron siyang mawawalang show. Ilaban niya na. Yun ang aking recommendation. Pero ganito na yung show niya. Show business siya, di ba? Minsan ka lang sika. Hindi pag na wala ka dyan sa limelight, wala na. Madaling makalimut ang tao eh. Sira na ka rin. Wala ka nang babalikan pag natagal lang ka pa. So dapat makabalik siya agad as soon as possible. So wag yan ang isipin yung pagkaghihiganti. Kasi may mga Diyos na bahala sa paghihiganti. Kailangan makipag-settle na siya. Kasi papayag na yan si Denis. Kasi settlement na nga eh. Ano, gusto niyo pa ba na mabaon siya sa maraming kaso? Ang dami ng kaso niyo. Settlement talaga din na best solution niya. Yun talaga ang pabagsakan niya. Mami, good morning po sa lahat. Si Mami Chapi. Larry Boy, di po ba ireklamo din ang judge na may hawak ng kaso? Di po ba ireklamo din ang judge na may hawak ng kaso? Paano kung umatas ang judge? May papayag po kayang judge na hawak ng kaso? Yes, inhibit lang. Inhibit ka lang. Papalitan lang. Papalitan lang yung judge. Nag-i-inhibit lang. Kasi pwede ma-pressure kasi ang judge. Sa amin, na-pressure namin yung judge. Na ngayon. Hindi naman sa pagmamalaki, pero na-pressure siya. Nag-inhibit siya, pressure. Yung pangalawang judge, binaril. Oo, binaril. Nadamay pa nga yung ano niya, court of clerk niya, yung clerk niya. Lawyer din. Nagbaril din daw sa sarili. Ayoko nang kwento sa inyo. Pero yung sa lakas ng sa tindi ng naalaban ni Boss Epe, mga pangyari yan. Kaya ultimo judge na ano, di ba? Di ba? Mahirap na magsalita. Good morning din, Mami Chupi. Larry Boy, 35. Mami Chupi, yan, nagbaba siya ng channel. No? Ayan, pakiyakap nyo. Sa balat may channel, ha? Pakiyano si Mami Chupi. Vlog. Magtayo kayo ng ano, ng para isa, ano, meron kayong network para malakas. Yeah, sila, Press Road, Lionheart, Lopez, sila, ano, mag-create kayo, mag-create tayo. Tama na lang, ginawa ng abogado ng list na mag-resign kasi may consensus din siya kasi pipili ang abogado ng list na tama siya. So, kung sasabit ka nga eh, kung yun ang judge, papatanggal. Di ba? Sinabi nga nung, di ba sinabi nga dito, ay sabi ko nga pala, papakita ko sa inyo. Papakita ko nga pala sa inyo ngayon. Di ba sinasabi rito, papakita ko sa inyo, yung papatanggal yung judge. Ito yun. Papakita ko sa inyo, ha. Ito yung ipapatanggal ng judge. Hello, sir. Inabang ko talaga live niyo, sir. Lalo na, sir. I don't want topic. God bless you, sir. Gretchen Tadaw, yes.
ano to? Name, sila na yung... Ayun, press road, paki, ano mga to sila, mga Mitchupi? Mag-create nga kayo ng parang GC, group chat, tapos pagka kayo mag-ELS, para may mga followers kagad, may mga viewers. I-add nyo, mga Facebook nyo, i-add nyo yung magawa kayo ng group chat. Sa group chat na yon, marami kayo doon para may suportahan kayo. I-share ko lang itong ano, itong sinabi na papatanggalan judge. Dito sila na ano eh, na bahala. Ayan o. Diyan sila naglumihan. Ayan o. Diyan sila na problema. Ayan o. It is obvious. Ayan o. It is obvious. It is obvious that there is, ayan, nababasa na, di ba? Conspiracy that the warrant, no, was issued one day earlier than the promulgation of the CA resolution dated September 20. I will forward. Makapangyarihan to. I will forward it. Kasi kaya niya i-forward eh. I will forward it from CA to Department of Justice. Buri mo ipo-forward niya from CA to Department of Justice before the RTC in Taguig. Patay tayo nito. Judge may be removed. Ayan o. Putsak, kung kaya nga magpatanggal ng judge, eh, di ba? A Supreme Court judge. I can see the anomaly. Ayan o, anomaly. Makapangyari yan itong nagsasalita na ito. Yeah. A lot of things happen. Baardes eyes. Ayan o, Baardes eyes. Baardes eyes are sharp. Ayan o, sharp. Booking, judge. This class of judge should be removed from service. Oh. Eh kung yung judge nga na nagkakaproblema ngayon, eh lalo pa yung lawyer ka. Diba? Kung yung judge nga, eh di ba na technical. Kaya sabi ko sa inyo, may advantage yung mayroong mga vlogger na sumusuporta sa iyo. Tapos mga judge, mga justices, mga lawyers na nagbablog about. Tapos na i-expose. Kasi ito, ito yung tinatawag na public, the right to public trial. Article 3, Section 14. At sa nasa Rule 115, Letter H. No? Pag ikaw lawyer, putya na, ba't sa ulado niya? Di ba? Mag-aano ka kagad, mag-iisip ka kagad, puta, kabisado na ito ang saligang batas, kabisado niya pa yung mga rules, may tulog tayo rito. Punyemas. Diba? Tapos very sharp pa. Mate-technical talaga tayo rito. So, pagpapatuloy mo pa ba? Diba? Eh, yung kay, yung prosecutor nga ni Boss Eppel, nangayaw eh. Ay, yung prosecutor nga ni Bongbong Marcos, pucha, nabwisit ako. Ayaw tantanan si Bongbong Marcos. Sabing ganun, no? Ano, ganito, i-disqualify. Kaya yung aking impronta rito about Bongbong Marcos, eh. Sa akin lang, hindi naman ako wala kinakampihan kahit sino. Kahit sino, pwede ko naman pagtanggol. Pagka nasa tama lang. Pag nasa tama lang, pero pag mali, paano kung mapapagtanggol kayo, eh, kung mali? Diba? Ganun yun, share natin ito. Kanina nag-ano kami ha, nag-raffle doon sa may Ferdinand Trendy case, no? At yun nga, medyo maganda cheese case. Nasaan ba ako sa mga tapos? Ano ba ang ano, mailing sa akin? Paano kung matras ang judge? May papayag pa kayong judge? Good morning all.
Tama lang ginawa ng abogado, ano? Hello, Sir Ferdinand, mga talaga. Thank you, ah. Thank you, G. Gretchen, ah. Salamat, Tessie Bourbon. Good morning. Thank you po, sir, mga latest update kay Bong. Ingat ka po lagi. Thank you. Ang laki ng permission ay dulot hindi sa buhay ni Bong. Dapat mapagbayad talaga yung company Carnio. Iwanan sa disclaimer. Counter demand company Bong. Neng palaga manggaw at this point of time, kay mas advantages for both parties na makipag-settlement. Kasi na-technical din tayo. And in a way, na-technical nila tayo, nataka nila tayo. Nakakulong si Bong Navarro. So, in a way, mas practical na makipag-ayos at this point of time. Settlement, kung makapag-ayos, mag-bargain sila kung ano yung papayag both parties beneficial to each other, yun na yun. Kaya dapat nakikipag-dialogue na agad si Bong Navarro, yung kampo nila kay Dennis Corneo. Dahil si ang kampo ngayon ni Dennis Corneo ay demoralized. Kasi wala na si Topacio sa dito sa case na ito. So ano pa ba? May nasabi po si dati si Attorney Blumer na kung biktima si Bong, biktima nito. Sinibiyan pa niya na bias sila. Bias God lang. Pwede rin siguro. Pero sino ba yung nagyaya? Kung uugatin mo yung nangyari, sino ba yung nagyakag? Kaya nga sabi ko nga sa inyo nung binasa ko yung kahit basahin natin yung complaint 1 ngayon, yung complaint sheet. Diba? Kahit basahin natin ngayon yung complaint sheet, hindi ko lang mabasa lahat kasi nga may graphics, baka tayo matechnical. Pero kung babasahin ko sa inyo talaga yung kaso, di ba binasa ko yung complaint sheet niya? Say with the resolution. Saan yan? Doon sa may complaint sheet.